Tiba ng dalangin na po tayo. Father in heaven, we thank you, Father God, that we are gathered together here and we learn about your word, Father, your precious word. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kami po ay iyong idiligtas sa pamagitan ng inyong banal na ugo. 2,000 years na nagraan, Panginoon, at yon po ay pinagdadakila, pag-ibig mo, Panginoon, na pinakita mo doon sa cross. Sa pamagitan ng inyong banal na ugo, Panginoon, ang lahat namin magkasalanan ay nagkasalanan. At sa umaga nito, kami po ay nanalangin sa aming mga kapatiran sa buong bansa ng Pilipinas. Sana po ang lahat ng mga kapatiran, inuuna nila Panginoon ikaw, sinasamba nila ikaw. At ang lahat ng mga ministers, ikaw po ay nagdala sa bawat churches sa buong bansa na city po, nakarating na city sa bawat church Panginoon na kanilang pinatutunguhan. Salamat Panginoon na sa umaga nito, ikaw po ay nagbigay sa amin ng mensahe para sa bawat isa. At maraming salamat sa banal na Espiritu na ikaw po ang kumilos sa bawat isa sa amin at ikaw po ang bukas sa bawat puso upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. Sa pagpatuloy namin Panginoon, mula ngayon hanggang sa matapos po, ikaw po ang gabay palagi sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tayo panligtas. Amen. Okay, salamat mga kapatid. So, may kasama po ako, aking misis, no? Diyan siya. Dahil hindi na po hindi na. Pupil pa siya. So, siya po si Sister of Obligado. At ako po ay si Brother Fernando Obligado. At kami po ang ginagay sa Panginoon doon sa Cagayan de Oro Church sa Philippine Reformation, Cagayan de Oro Church. So ngayon, si Pastor John ko nandun siya ngayon doon sa Cagayan. Salamat dahil siya ay Bisaya. Wala problema kay Pastor John din ngayon doon. Dahil Bisaya siya. At ako naman ngayon ang magkaproblema dahil kayo ay Tagalog at ako naman ay simple, subukan ko po na tayo po ay magkaintindihan. Pero sino po Bisaya dito? Isa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, napulo ang Bisaya. At least may Bisaya, no? So, pero yung mga Tagalog, maintindihan naman siguro ninyo kahit papano yung Bisaya. No? Medyo ang mga Bisaya, kung makarating sila doon sa Bagoy sa Mindanao, medyo baluktot na din yung Bisaya nila. Medyo baluktot na. Pero magbasa kung Bisaya para sa mga Bisaya. Okay, so mga Ilonggo, walang problema dahil ang Ilonggo, sila ay makaintindi ng Bisaya. So, salamat sa Panginoon. No? Subuksan po natin ang ating mga Biblia sa Episo, Kapitulo 4, Versikulo 13. So, Ephesians chapter 4, verse 13. Yan po ang una nating babasahin sa umaga ito. Episo, chapter 4, verse 13. Okay, kung nandiyan na, sabay-sabay yan po natin pagbasa. Okay. Verse 13. Then we all come in the unity of the faith. Okay po, may Tagalog po kayo ba? Sige, sabay-sabay po tayo lahat. Then we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God and a perfect man and the mystery of the future of the fullness of Christ. Okay? Ang verse 13, mga kapatid, ito po ay patungkol po sa faith and knowledge. So, faith versus knowledge. Ito po ang pag-aralan natin sa umaga nito dahil ito po ay pinakamahalaga. Yung pananampalataya
at yung kaalaman. So tama ko ba yung isa, Tagalog, kaalaman? Yes, okay. So faith and knowledge, it is a very important na mga bagay na dapat natin malaman dahil sa panahon natin ngayon, marami pong nag-church na hindi talaga siya ligtas. Marami mga alam natin, akala natin na siya po ay kapatid na natin dahil siya po ay natapos na niya ang Bible seminar from first one hanggang session one hanggang first session hanggang session five. Tapos akala natin siya po ay ligtas na. So, sa warang ito, ito po ay medyo cheating lang po sa kaligtasan natin. At gusto naman natin na walang maiwan during sa rapture time. So lahat-lahat po tayo. Ayaw natin ang impyerno. So, sa verse nito, sabi dito, till we come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. So maraming nakakilala sa Panginoon at marami ding mga tao na alam nila na may Panginoon. So sa mga born again Christian, yung tunay na naligtas, sila po ay alam nila na may God, alam nila na may Diyos, at sila po ay naniwala 100% sa Bible, at sila po ay naniwala na ang Diyos ay totoo. Sa iba naman ng mga tao, sila po ay naniwala din, gaya sa atin. At hindi lang sabihin natin sa mga ibang tao, kung hindi, kahit nandito sa loob ng church natin, kahit saan na church, meron din katulad sa mga taong nandyan sa labas. So ang gospel, mga kapatid, may maraming mga tao na alam nila ang gospel. So kung alam nila ang gospel, may dalawa na dapat alamin natin. Yung taong nakatapos sa Bible seminar at alam niya ang kaligtasan, paano nawala ang kasalanan niya. At alam natin, sa isip natin, ligtas na siya. So ito po ang dalawang posibilidad sa tao na nakakaalam sa gospel. Una, may tao na saved na daw sila. But slowly, ang ano pag slowly yung mahina yung pagbabago sa buhay nila. Mahina yung pag-grow sa kanilang spiritual na bagay. But later on, pag magarinig ng mga pagsubok, mga trials, biglang nagtitisod pagkatapos nawala sa church. Then pangalawa, may mga tao alam din nila ang gospel. From Genesis to Revelation, alam nila ang Bible. Pero, hindi ligtas. Bakit kaya? Kung tanungin mo tungkol sa kaligtasan, paano o bakit si Kristo nagdurusa, pinasa ng cross, alam niya lahat. Ito po, kailangan malaman natin. So, ang tao na hindi niya alam ang gospel, so ibig sabihin, hindi niya ligtas. O baka hindi naniwala na may Diyos o may Biblia. Kailangan malaman natin mga kaigsuunan o mga kapatid, kung ano po talaga ang dahilan. Bakit hindi ligtas o bakit naligtas siya. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa 1 John chapter 4 verse 16. O no Juan, kapitulo O no Juan, kapitulo 4, talata 16. 1 John 4:16. First John 4:16, ang sabi po dito, and we have known and believed the love God that God had to us.
God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. So ang ibig sabihin po, mga kapatid, na yung isang tao na nalaman po niya na siya po ay naligtas sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, ay kailangan ang ating Panginoon, ang salita ng Panginoon, ay kailangan manatili sa kanyang puso. Iyan po ang sabi ng Panginoon. So tingnan po natin dito sa dito po sa Lucas 15:19. Lucas 15:19. Kapag ang isang tao ay hindi natili ang salita ng Diyos sa kanyang puso, yan ang pinaka-problema. Dahil yan ang tao niyan ay hanggang salita lang at hindi makita si Kristo sa kanyang buhay. So kailangan mga kapatid, na kailangan tapos natin nalaman na tayo po ay iniligtas, kailangan makita natin si Kristo sa buhay natin. Pero ang problema ganito, maraming mga tao na nagsabi na sila po ay ligtas na. Pero sa ano po? Sa ano pong paraan na nakita natin o mapatunayan niya o natin na siya po ay ligtas na? Ang buhay niya, nagsalita siya ligtas na, pero ang buhay niya ay may kaibahan sa sinasabi niya. So ibig sabihin, nagkasalungat. Tama. Nagkasalungat. So mayroong diferensya. Kapag siya magsalita, ligtas, pero ang buhay niya, yung attitude niya, yung karakter niya, hindi ligtas. Pero magsalita siya pang langit, pero ang buhay niya pang impyerno. Maraming mga tagpakilala, mga born again Christian, sa church born again Christian, pero sa labas ay walang kaibahan sa salita. Bakit? Ito po ang mahalaga. Dahil walang tunay na pagsisisi. Nakarinig lang siya sa gospel, alam niya paano kinuha ang buong kasalanan niya, pero walang tunay na pagsisisi. Tingnan mo natin, ang unang sinasabi, the first preaching of Jesus Christ, kung ano pong binanggit niya, Matthew chapter 4, verse 17. Ang sabi po dito, sa Matthew, Matthew kapitulo, sa Bisaya, kapitulo 4, versikulo 17. Yan po ang sabi ng Matthew kapitulo 4. Ito po ang unang preaching o preaching is ni Jesus Christ. Sabi niya, mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo. Magsisi kayo. Kahit narinig pa natin ang gospel, ang katotohanan, kahit nalaman pa natin na ang buong kasalanan natin ay tinubos na, kinuha na. Pero kapag wala po tayong tunay na pagsisisi, sayang, akala lang natin na tayo po ay ligtas. Alam naman po natin mga kapatid sa Panginoon, ang 1 Timothy chapter 2 verse 4, kumisting po ako, 2 Timothy 2:4, na ang balat ng Panginoon na walang isa, kahit isa, na makapunta sa langit, sa impyerno. Gusto ng Panginoon ang lahat maliligtas. Ang sabi naman ni Pedro, ni Apostle Peter, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ayaw niyang may mawala. Bakit sinabi ng Panginoon ang salitang pagsisisi? Mahalaga yan. Repentance is the most important because yan po ay kasabay ng kaligtasan. Kapag naligtas ka, sinabi mo naligtas ka sa dugo ni Jesus, walang problema. Pero kailangan makita sa bunga. Makita po sa buhay natin. Yan po ang pinaka-importante dahil alam natin ang Lucas kapitulo 15. Buksan po natin. Dito po natin makita ang isang tao na may tunay na pagsisisi sa kanyang buhay.
Lucas 15, ito po ay patungkol sa isang prodigal son. Lucas 15, verse 18, then talon 21, sabi po dito, titindig ako at pupunta sa aking ama at ang aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Ito po ang sinabi ng isang prodigal son. At kailan po ito nangyari? Nangyari po ito noong sa panahon na siya ay wala na, walang-wala na. Nagdurusa na. Dahil sa panahon, kapag ang tao ay walang-wala na, masakiti na, lahat-lahat ay nawala na, mga trials na narating sa buhay niya, sana po, hindi yan mangyari sa atin na bago po, kapag dumating yan, bago po tayo lumapit sa Panginoon. So, ito po ang sabi ng isang prodigal son. Sabi niya, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Siya po ay nag-bow down before heaven dahil siya po ay naniwala na ang langit ay isang banal. Ang Diyos ay banal at siya po ay, nakita niya ang kanyang sarili na wala po siya magawa sa kanyang sarili kung wala ang Diyos. Sabi po dito, sa verse 21, inuulit po dito, at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Mga iksuot, yan po ang pinakamahalaga. Ang isang prodigal son, bago po siya lumayas, bago po siya nag-separate from their parents, lumayo po siya. Kung tingnan po natin ang buong kasaysayan, dahil dalawa sila magkapatid, mga lalaki. So siguro, sinabihan sila sa kanyang ama kung ano po ang langit, o ano po ang gospel, o paano po sila minamahal ng Panginoon. Pero maliwanag lang sa kanya. Narinig niya ang lahat na sinasabi ng kanyang ama, pero maliwanag lang. Tama po ba yung maliwanag? Sabi, yung parang mula-mula lang. Hindi niya iniintindi yung sinasabi ng kanyang ama. Pero alam niya, narinig niya. Gaya ng mga ini-invite natin. Narinig nila from 1 to 5 session, then counseling time, naintindihan daw nila, naligtas daw sila, pagkatapos, inayaya natin, tawag-atin sa church, pero nasaan sila? Minsan, may mga tao na kahit hindi pa ligtas, akala nila ligtas na, nag-atin sa church. Pero maya-maya, biglang naman. Pero hindi natin yan kuproblemahin dahil ang ating Panginoon, nagsabi naman siya sa Lucas 12:32, Lucas 12:32, na ang langit ay para lang sa mga maliliit na kawan. Kawan? Flock? Tingnan po natin, Lucas. Lucas 12. Dahil kapag tayo po'y mag-invite ng marami, hindi natin sabihin na sila po ay maligtas lahat, nakarinig lahat. Pero ilan na? Halimbawa, 10, may isa. Okay na lang yun, okay na yun, may isa. Dahil yan ang ratio sa yung sinabi sa Biblia. So, Lucas, kung nakita niyo, pakibasa po. Lucas po si 30. 32. Tingnan ko dito. Lucas 12. So hindi lang po tayo mag problema. Bakit
kunti lang tayo. Dahil may ating Panginoon na promise po siya. Okay po, dito. 32. Lucas verse chapter 12 verse 32. Sabi po niya, please, babasahin po ninyo. Sabi niya, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom, little flock. So, hindi tayo man, dahil sabi ng Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 14, ang sabi doon, few, kunti lang ang makapasok sa kaharian ng Diyos. So, kahit marami po tayong na-invite, so, maganda kung marami. Dahil ang sabi ng Panginoon, kahit kailangan ipaliwanag natin, i-spin out natin ang gospel sa buong bansa o sa buong, o sa lahat ng mga tao, pero hindi po tayo mag-expect na yan ay maging maligtas sila. Kung may 1,000, mabuti kung may 100. Kung may 100, mabuti kung may 10. Kung may 10, mabuti kung may 1. Yan ang sabi sa Lucas 15, verse 7, then 8. Ito po. Lucas 15, 7, sabi po dito, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just persons which need no repentance. So okay lang yung isa na may tunay na pagsisisi. Kaysa 99 na walang pagsisisi. So napakinggan nila, narinig nila ang buong sisyon sa kaligtasan o sa salita ng Diyos. Pero sa dulo, isa lang ang maligtas. Jesus Christ, nagsabi siya, repent. So balikan po natin ang repentance, mga kapatid. Dahil ito po ay kailangan natin. Sana po, tayo dito, ay tutok pong nag-repent po tayo sa ating mga kasalanan. At sana po, sa pagbalik ng Panginoon, ito po ay pinabalik-balik palagi ni Pastor Yohande sa buong mundo, di ba? All over the world, na sana tayo po, sana walang maiwan ang lahat na nandito sa life provision during rapture time, tayo po ay mawala. Yan ang goal natin, di ba? Ito po isang part of sacrifice. Nagpunta tayo dito sa church, nag-fellowship po tayo, at walang iba para pagsusukli, para suklian natin ang ginawa ng ating Panginoon. So sana, buksan po natin ang Matthew. Matthew 22 verse 37. Matthew 22 verse 37. Matthew 22 verse 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and with all your soul, and with all thy mind. Sabi ng Panginoon, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ito po ang gusto ng Diyos na kapag tayo po ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan ay kailangan with all our heart, with all our soul,
and with all our mind. May nagsabi na siya daw nagsisisi sa kanyang kasalanan, pero ang puso niya na divide. Ang isa sa church, ang isa naman sa sanlibutan. Ayon sa Panginoon, yung sinabi sa Revelation, chapter 3, verse 15 and 16, ayaw niya sa isang lukewarm believers. So yung lukewarm believers, yun po ay hindi init, hindi rin malamig. So gusto sa Panginoon, focus. Yung genuine repentance, tapos after sa repentance, of course, meron tayong totoo at genuine na pananampalataya. Kapag ang ating pananampalataya ay hindi 100%, ay hindi rin 100% ang ating pananampalataya sa Panginoon. Manatili pa rin ang ating puso. Kung ano makita sa ating mata, yun ang susundin natin. Lalo-lalo ng mga kapatid, iwan ko po kung nandito ba sa inyo, yan po ang palagi kong pinag-pray sa senior church. Siguro lahat, sigurong churches sa buong bansa, may mga case na katulad din sa amin. Mga kapatid natin may trabaho, Sunday. Pag during sa Sunday worship, parang nalalamig niya ang pag-ibig. Pero sa trabaho, parang ayaw nila mali. Gusto nila present or advance pa magpunta doon sa trabaho nila. Pero sa church, isip-isipin pa nila, siguro kalahati na si pastor, marapit na natapos. Pwede na kong magpunta doon. Minsan, hindi magpunta. Kung sa dalawa, papiliin natin yung kapatid na nagtrabaho sa Sunday at saka siyempre kung Sunday, mayroon pong gawain katulad sa Sunday worship. Palagi ko po silang ina-advise na sana po priority natin ang Sunday service sa Sunday worship. Absent muna sa Sunday. Kung pwede, hindi natin sa Panginoon na bigyan tayo ng trabaho na walang sanisyo. Walang problema, sabi ng mga kapatid. Pero tuwing mayroon ng problema, walang ibang lalapitan ang Diyos, ang pastor. Ano ang gawin sa pastor? Ano ang niyang, bakit pumunta siya? Pumingi ng counseling, magpa-counseling. Yun ang problema mga kapatid. Kailangan natin na kahit busy po tayo, ang tunay na nagsisisi, yung tunay na may 100% na para 100% faith, yung pananampalataya, kailangan 100% ang kanyang feeling, o yung feeling, yung gusto niya palagi una ang Diyos. Wala naman sigurong tao na hindi busy. Kapag tayo po ay busy, meron namang alphabet ABCD at meron namang numbers 1 to 100 o hanggang kailan yung matapos yung numbers. So pwede siguro mga kapatid, ang tunay ng sisisi, kailangan sa buhay niya always God first. Ilagay niya sa kanyang appointment letter A, God first. Number one, yung mga appointment natin. Always, God, letter A. God first. Pero, hindi man na, karamihan, ay ayaw nila. Gusto nila ang kanyang sarili, ang kanilang sarili ng sumbi. Kanina umaga, alam niyo, ako po ay tumatawag doon sa Cagayanjo. Sabi ko, may bisita po tayo na pastor. Ako po nandito ngayon sa Rabidario. Sana po, dahil bisita, kailangan mas una kayo sa bisita. Kaya bisita, nandiyan na sa church, ay kailangan, nandun na kayo. Pastor, ganito,
Sabi ko, sige lang. Medyo, hindi ko biyak. Dahil ayaw ko sana mangyari. Dahil alam natin na ang pagtuon ay palapit-palapit na ang darap ng pagbalik. We know, all of us, that God, Jesus Christ, is coming soon and is very near. Malapit na po ang ating Panginoon. Sana po, palitan natin ang ating gawain, ang ating dati, pastor, sorry, ayaw po makatin ng fellowship, yung mga katarungan, yung mga rason na yan, ay hindi niya tatanggapin sa Panginoon. Pastor, sorry po, pastor. O brother, hindi po muna ako makatin sa fellowship natin, sa mother's group, young adults group, yung ano. Dahil may ano. Pag may problema na, walang ibang malapitan niya, kundi rin ikaw na nag-invite palagi sa kanya. So be strong in the Lord. Yan po kailangan natin. Hanggang sa pagbalik niya, kailangan napilit tayo sa Panginoon. Dahil ang tunay nagsisisi, 100% ang kanyang faith, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, kahit anong mga pagdurusa o mga trials come sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay, ay nanatili siya sa Panginoon rin. Alam natin mga kapatid, na tayo po ay manatili lamang dito sa sanlibutan. Hindi po tayo manatili dito. Second Corinthians chapter 4 verse 18. Dos Corinto 4:18. Why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal. But the things which are not seen are eternal. Chapter 2. Ito po mga bagay na pangsandalian lang, o itong bagay pang-eternal. So marami nagsabi, gusto ko mag-attin sa Bible seminar. Dahil yung kapitbahay namin, hindi ko po alam, biglang umaman. Ano kaya ang sikreto? Baka may sikreto sa Bible seminar. Karamihan, lumapit sila sa Panginoon para umaman daw. Hindi nila alam na ang pagpalapit, ang tao na lumapit sa Panginoon, yun na mga tao na may balak na gusto niya iwanan ang sanlibutan. Kapag naiintindihan natin ang pang-espiritual na mga bagay, kapatid, bakit po tayo lumapit sa Panginoon? Hindi para umaman pang sanlibutan, kundi para umaman po tayo sa mga bagay pang-espiritual. Kapag naiintindihan po natin, kailangan ang paningin natin ay hindi na paningin para sa sanlibutan. Kung hindi, may preparation po tayo na ang paningin natin ay para na doon sa atin. Ang 100% na pagsisisi, equals 100 mananampalataya. At ang paningin niya ay 100% doon na sa atin. Ano pong sabi ni Jesus Christ? Sa Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus. At ano po ang sinabi ni Apostle Paul doon sa Colossians chapter 3 verse 2 and 3? Kailangan ang paningin sa isang tunay na born again ay doon sa langit. Huwag na natin tingnan. Of course, nandito pa tayo sa sanlibutan. Tumitingin pa tayo doon sa sanlibutan, sa mga bagay, nagtrabaho po tayo para may
mabigyan po yung mga pangangailangan natin araw-araw, pero the purpose is not for the for rich. The purpose natin ay para sa sanding, para sa lahat. So tingnan po natin. So sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, Hebrews chapter 12, verse 2, ang sabi po dito, looking up to Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. So the word looking unto Jesus, after your salvation, unang-una po, tingnan po natin ang ating kasama sa ating bahay, kung siya po ay ligtas pa o hindi. Nung hindi pa tayo ligtas, wala pong mercy. There's no mercy, there's no compassion in our heart. Wala po. Hindi po tayo maawa sa ating kapitbahay. Hindi po tayo maawa. Gusto po tayo na tayo ay palaging una. Gusto po tayo ay sa isip natin, gusto po natin yung salitang fame. Gusto nila, gusto natin mapatinggal sa iba na, wow! How beautiful your house! Bagong bahay ka ngayon. May nakatanggap ka ng biyaya. Dahil sa mga tao na walang katotohanan, hindi totoong ligtas, gusto sila makarinig ng ganung mga bagay, yung mga salita, yung mga appreciation. Wow! Bagong kutsi! Wow! Sa atin, mga kapatid. Dahil tayo po ay iniligtas sa kanyang 100% na dakilang pag-ibig, kailangan mga kapatid, ang puso natin ay meron ng tunay na compassion, tunay na mercy para sa kaligtasan ng ating mga loved ones. Looking unto Jesus. Pangalawa, ang sabi ng looking unto Jesus, kailangan ang puso natin ay hindi na tayo mag-ambition pa. Karamihan ng ating mga kapatid, wala namang problema yung may ambition sila na mag-abroad, pero kailangan yun ba ay will of God? Walang problema pag-abroad. Sa ibang bansa o pang kumita doon, walang problema. Pero ang tanong, yan ba ay kalooban ng Panginoon? O kaya, kalooban mo lang? Karamihan, kahit born again Christian na siya, discontento. Ayaw niya manatili sa maliit na sahod. Ayaw niya, discontento siya. Gusto niya kumita ng malaki para maikumpir niya yung kapitbahay niya na dating kawawa na ngayon biglang yumaman at gusto din niyang yumaman. Hindi niya alam na siya ay mayaman. Alam ba ninyo mga kapatid, kahit maliit ang bahay natin, yung mga kapitbahay natin na hindi paligtas, walang bahay sila na gaya sa atin. Wala silang mansion na katulad sa atin. Tayo po ay mayroong mansion na naghintay sa bawat isa sa atin. At alam natin yan. At saan yan? Sabi ng John 14:2 and 3, ang ating Panginoon, nung tapos na ang ginawa niya doon sa cross, ay hindi siya nanatili doon sa libingan, dito sa sanlibutan, hindi bumalik siya doon sa langit. At ano po ang ginawa niya doon sa langit? Siya ay gumawa ng mansion, preparation, nag-prepare po siya para sa lahat ng kanyang mga anak. So we have already mansion in heaven, preparing, gina-prepare po niya para sa iyo. Hindi ba tayo nakatikim sa mansion o yung mga bahay na maganda kay Manny Villa,
Pero ang bahay ni Manny Villar na ginawa, yung mga subdivision, ay hindi katumbasan ang mansyon na ginawa ng ating Panginoon. Alam ko na tayo ay gusto doon. Kahit maliit ang bahay natin, pero ligtas tayo. Huwag kang mag-alala. May mansyon na tayo doon sa langit. Yung mansyon na yan, inihanda ng Panginoon para sa iyo. Para sa akin. So pagtitiisan lang natin mga kapatid, ang ilang taon, ilang buwan, dahil alam natin na ating Ama ay malapit na. Sana po, ang ating pagsisisi ay totoo. At ang ating pananampalataya ay totoo. Dahil maraming mga tao na meron silang kalaman, may knowledge sila sa Bible, may knowledge sila na may Diyos, may knowledge sila na si ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero, ang tanong, bakit hindi sila ligtas? Dahil sa walang pagsisisi. Ayaw nila mga kapatid, sana po dito sa atin, nung tayo po ay nakarinig sa totoong katotohanan na napakinggan natin, sana po tayo dito lahat ay meron ng 100% na pagsisisi. At kung ngayon, bumalik ang ating Panginoon, sana po wala na, mawala tayo lahat. Bahala na yung mga kapitbahay dito sa Lapidario. Siguro, ma-amiss sila bakit nawala ang tao sa Lapidario. Halimbawa, Sunday, rapture ngayon. After sa ating Sunday sermon, tapos pag-rapture. So, siyempre, maraming mga balita. Pagpasok nila dito, walang tao. Yung mga loved ones nyo, ang husband nyo hindi baligtas, siyempre, hahanapin kayo. Hahanapin nila si Pastor Junko. Eh, wala na si Pastor Junko. Nadoon, nasa lang. Yung mga anak ninyo na hindi baligtas. Hindi si Mama nagpunta sa church, si Ate nagpunta sa church. Ito po ang sinina niya, ito po ang damit niya. Bakit wala? So, sana po. Bakit ginamit ka sa Panginoon? Bakit iniligtas ka sa Panginoon? Dahil ang Panginoon ay may bahalang sa amin. God use you to be a good vessel para sa hindi. So, ikaw po ay gawin ng bilang pure vessel. Yung tunay na vessel para gamitin ka sa Panginoon. Napindar yung church, nawala. Tapos, wala na silang masisi. Dahil wala na si Pastor Jim. Wala na silang isumbong sa city hall, sa RTC, o sa Corby. Baka sabihin nila si Pastor, ano, parang nag-gigidnap ang lahat ng mga member. Eh, ano, wala na siya. Tayo lahat, wala na dito sa limutan, nandiyan na tayo sa inihanda ng Panginoon yung tawag niya, Mansyo. John 14, verse 2 and 3, basahin natin po. Ito po ay magandang talata to encourage individual na sana po ay tayo po ay palaging may strong determination po tayo bilang mga anak ng Diyos na tayo po ay magpagamit para sa kanyang kaluhatian. John 14, verse 2 and 3, babasahin po natin. Hindi po kung nakita niyo, hindi po pakibasa. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you
I go to prepare a place for you. Di ba maganda? Maganda pakinggan ang salita ng Diyos, ang Ama natin, siya po ay pumarito sa sanlibutan, tapos tinubos niya lahat nating kasalanan, kahit nagdurusa siya, nagsakripisyo siya para sa ating kasalanan. Pagkatapos siya po ay ipinako sa cross, at doon sa cross, ang lahat-lahat nating kasalanan ay nadalakan sa kanyang banal na dugo. At dahil sa ating pananampalataya, tayo po ay naligtas. At ito po ang promise ng ating Ama na kung saan siya ay nandoon rin, na naroroon din tayo. Ang ating Ama, mga kapatid, Jesus Christ was not remain sa sanlibutan. Acts chapter 1, verse 9, 19. Doon sa Kalihan de Oro, alam ninyo, mayroong bagong denomination doon na sabi nila na si Jesus Christ daw ay nandito na sa sanlibutan. Sabi ko, nagtaka po ako, kung sino ang nagsabi? Sabi ng Bible. Maliban kay Kibuloy. Alam naman kung si Kibuloy. Hindi natin paniwalaan yung si Kibuloy. May existing dito sa doon sa Kalihan de Oro nagsabi. Hindi ko po alam kung galing ba yan sa Manila. Nakarating doon sa amin, sa Mindanao. Na si Jesus Christ daw, nandito na sa sanlibutan. Parang maraming mga manliloko. So tingnan po natin, Gawa, chapter 1, verse 1, 9 hanggang 11. Buhat sa Bisaya, Gawa sa Tagalog, Acts chapter 1, verse 11, verse 9 hanggang sa 1, versikulo 9 hanggang 11. Basahin ko po, sabi dito. And when he had spoken these things, when to behold, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And when he looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by him in white apparel. 11, which also says, you men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ang ating Panginoon, noong galing siya doon sa isang room, tapos napakita siya, tapos nagpunta sila doon sa Mount Olive. Doon mga kapatid, habang siya po'y nagsalita, sabi niya sa Acts 1:8, kapag ang Holy Spirit ay bumaba na, kailangan kayo po ay magsimula na sa pag-spin out sa magandang balita. Sabi niya, tapos habang sila'y tumitingin sa kanya, si Jesus Christ ay pagano na, pasaka na siya. Tapos dalawang angel o tao, sabi dito, nagpakita at nagsabi, ano ang titingnan ninyo? Yung Jesus na nakita ninyo, na nag-akyat papuntang langit, siya ay babalik. Babalik siya. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, hanggang 18. Pero anong ginawa niya doon sa langit? Siya po ay gumawa ng mansyon. Yan yung kapatid. Looking unto Jesus. Huwag mo na tingnan yung mga kapatiran natin. Ang tingnan natin, yung mga unbeliever na sana po sila ay maligtas. Ang tingin, ang paningin natin mga kapatid, doon sa hindi paligtas. At kailangan ang puso natin ay i-double check up natin. Double check. I-check natin ang ating puso. Dahil ang puso natin, alam natin mga kapatid, kahit tayo ay mga anak ng Diyos, kahit alam natin tayo po ay hinugasan sa dugo ni Christ Jesus, si Satanas, kapag magbigyan pansin natin siya, o kaya tayo po ay mag-distansya, galing sa kanya,
kagad-agad, hahanap siya ng paraan para mag-isod ka. Kapag makita mo ang kapatid mo na parang luya na, sa Bisaya, luya na, sa Tagalog, ano sa Tagalog, luya? Mahina na, kailangan ikaw pupuntahan mo yung luya, yung mahina na. At kung ikaw ay mahina na, huwag kang pupunta sa kanya. Dahil baka ikaw ay maidagdag sa kanya, maging dalawa na kayo. So ang magpunta sa mga mahina na diyan sa pananampalataya, yung isang taong mature. Galatians chapter 1, chapter 6, verse 1. Ang isang tao, Galatians chapter 1, chapter 6, verse 1. Galatians chapter 6, verse 1. Galacia, size, uno. Magbasahin po natin. Pwede po, magbasahin natin lahat. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, kailangan yung mature. Bakit naging mahina o mahina yung isang kapatid natin? Baka iba ang nakita niya. Kapag makita po natin yung kapatid natin na biglang ni Asinso, Asinso ba? Tama ba? Asinso pa rin. Nakita natin ni Asinso, tapos biglang pumutok ang puso natin. Okay. Wow. Sige. Kaya ko yan. Kung kaya niya, kaya ko rin. Kumpisa na, sigam ko. Pumasok sa kanyang puso. Alam niyo mga kapatid, kung may nakita din tayo, halimbawa sa mga bagong mga believers, may nakita po kayo na isang kapatid na lalaki o kaya isang kapatid na babae o lalaki na nag-inom, nag-inuman, Tagalog, nag-inuman, inom. Anong gawin natin? Pupuntahan ba natin siya? Sabihan doon sa kanyang mga kaibigan, kapatid, masama yung ginawa mo. Sana o, hindi ka o binom. Alam niyo kapatid, yan ay very simple na pangsalita, pero malaking impact sa kapatid natin na nakita natin na inuman pa. Ano po ang gawin natin? Next Sunday, yung tao na yan, hindi na yan makita mo sa church. Siguro nakita mo si sister, nagpila sa luto. May luto ba dito? May luto ba? Nagpila sa luto. Nakita mo si sister. Anong gawin natin? 1 John, chapter 5, ang isang matured na anak ng Diyos, hindi niya isabi-sabi doon sa kanyang kapatid. Ono Juan, Kapitulo 5. Ono Juan 5. 1 John chapter 5. Ang tunay na anak ng Diyos, yung tunay na nagsisisi, tunay na may pananampalataya, ay may tunay siya na pag-ibig, there's a true love. Meron po siyang tunay na pag-ibig sa kanyang kapatid.
Eh, hindi po pwede yan sa atin. Ito po, alam niyo, nung tayo po ay naligtas, may inuutos ng ating Panginoon, huwag kang magmaritis sa atin. Natito si Biblia sa Jews. Okay, mamaya, sa natin. Ano ang gagawin po natin bilang anak ng Diyos na tayo po ay may nakita na kapatid na nagpasaway o nagpabadlo? Uno Juan 5, 1 John chapter 5, verse 16. 1 John chapter 5, verse 16 hanggang 17. Kung nakita na po natin, mabasahin po natin from verse 16 hanggang verse 17. Okay po. Read to one. Sinasabi na para sa kanyang kabutihan,
So, magsisi siya. Huwag mag-sorry, huwag mag-confess siya sa Panginoon. Dahil ang binanggit dito, dalawang kasalanan, kasalanan patungong impyerno, kasalanan na hindi maka-impyerno. Ano pong kasalanan na hindi maka-impyerno? So, ito pong yung binanggit ko kanina, ang kasalanan na para impyerno, Matthew chapter 12, verse 36 hanggang 37. Ano pong binanggit dyan, Matthew? Ang kasalanan na sinasabi dito sa 1 John chapter 5, ang pangalawang kasalanan na sigurado, 100% na makarating sa impyerno isang tao, ito po ang sinasabi dito sa Matthew kapitulo 12, chapter 12, verse 36 and 37. Dosi 36 at 32, 31 at 32. Matthew 12, 31 and 32. Pwede po basahin niyo. Isang kasalanan na binanggit sa 1 John chapter 5 verse 16 hanggang 17. Ang kasalanan sinabi dito sa verse 31-32 o dito na po, no? Sinabi dito, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And also every speaking a word against the Son of Man, it shall be forgiven for him. It shall be forgiven him. But whosoever speaking against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. So hindi na po siya. Wala na pong sabi dito sa Tagalog na salita. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. So alam natin mga kapatid, so hindi natin pagiging yung ibang mga denomination, pero alam natin yung mga tao, denomination na hindi naniwala na si Kristo ay Diyos, tao sa kanila. Yan, sakit niya. May isang denomination pa na si Kristo ay hindi Diyos, maliit na Diyos. At alam na natin yun. Yan ay kandidato na. Pero hindi natin sabihin na sila, yung mga tao na yan, na kandidato na for hell, dahil hindi po sila naniwala na si Kristo ay Diyos, hindi natin ibig sabihin na yun lang sila. Kung hindi, kahit yung hindi nagsisisi. Yung 50% lang na pagsisisi sa kanyang kasalanan, kasama siya dito. 50%. Kapag 50% lang ang kanyang pananampalataya, kasama rin dito sa verse 31 and 32 sa mga tao ito. Ang gusto ng Diyos, 100% repentance, 100% faith equals 100% salvation. Lahat ng mga missionaries, paulit-ulit yung pagsisisi. Dahil kahit sabihin natin, tayo ay umabot ng 200, 300, 100 o 50 pataas ang attendance ng church, eh hindi natin alam kung sino talaga ang ligtas. Ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourself. So yung sabi na examine yourself, yan po ay mandatory sa lahat na nanampalataya sa Kanya. Araw-araw, i-examine po natin ang ating pananampalataya sa Kanya kung ito ba ay tunay.
So, hindi ibig sabihin, nag-examine po tayo sa ating pananampalataya para mawala yung kaligtasan. Pero kung wala ka, hindi siguradong naligtas ka, so, that's the time. Siguro. At tatawagin, tumawag ka kay Pastor John o sinong tawagin mo para for counseling. Pastor, talagang narilig ko lang ang salita ng Diyos. Pero bakit ang puso ko ay umiibig pa sa sanlibutan? Bakit ang puso ko ay umiibig pa ng dalawang gusto ko yung maraming mga property at ayaw kong magpatalo sa iba? Pero alam ko, Pastor, ano kaya? So, siyempre, kung gawin mo yan, ibig sabihin, ikaw po ay naghahanap ng katotohanan. Hinahanap mo at ayaw mo na ikaw ay maiwan sa rapture time. So, yan ang totoong puso. Sakripisyo, ngayon, bukas, kaligayahan. Pag-antos ka ron, huwag ma, kalipay. Sakto mga Bisaya. Duro sa ngayon, bukas, tapos Tagalog yun. Kalipay lang. Ha? Yan. So, kunting pagtitiis na lang mga kapatid. Kunting pagtitiis na. Sige lang. Walang problema kahit i-criticize ka sa iyong kapitbahay, mga young adult, kahit uusigin ka sa kanya, sa iyong ama, ina. Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo. Ito po, may nangyari. Isang young adult, naligtas, iniusig sa kanyang ama, itinapon ang lahat ng mga damit sa labas. Pero siya hindi nagsurrender. Hanggang darating ang panahon na ang kanyang ama at ina ay naligtas. So, baka dito may nangyari na. O sige lang, painom lang. Abante, sugol, mga Bisaya. Siguro na hindi yan sa mga Tagalog. Ibig ko pong sabihin, abante, Tagalog na yan. Huwag kang sumuko. Ituloy natin ang bandira ng ating Panginoon habang tayo ay buhay pa. Gagawin natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Tama ko ba? Anong tungkulin natin? Alam ng Diyos dito, kayo siguro lahat 100% na ligtas. Dito 100% ligtas. At ang tungkulin natin, alam natin. The first mission na ibinigay ng ating Panginoon ay walang iba, is spreading the gospel of Christ. So, i-spread natin ang Ebanghelyo. Hindi po tayo matakot. Kahit sa anong paraan, huwag kang mahiya. Dahil kapag ikaw ay mahiya, siyempre, mahiya din ang Panginoon sa iyo. Mateo 10:22 at saka 23. Sabi dito, kung sino ang mahiya sa akin, ako po ay mahiya din sa kanya sa harapan ng Ama. Okay, basahin natin. Mateo 10:22-23. Sige po, basahin natin. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Diba maganda? So, bakit iniligtas tayo ng Panginoon
para harapin natin yung mga unbeliever. Sasabihan natin sila sa salitang walang hiya-hiya. Tama ko ba? Ibig sabihin, hindi po tayo mahiya. Dala natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil alam natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, ito po ay kapangyarihan sa bawat isa, sa bawat naligtas. Ikaw po ay may kapangyarihan. You have authorized to share the word of God to other people. Bakit naging, may authorization ka? Dahil ikaw po ay binigyan ng silyo ng Panginoon. Dahil ikaw po ay naging living temple of God, and then you have right na ibahagi mo ang salita ng Diyos sa ibang tao na walang kahiyahiyan. Romans 1:16, ano kung sabi ni Apostle Paul? Si Apostle Paul, nakita natin dito sa banal na salita, sa Biblia, na siya ang pinaka maraming siguro yung kasalanan kung bagitin natin yung napatay niya ng mga tao, daghan kayo sa marami ng mga tao na napatay ni Apostle Paul. Pero noong panahon na siya po ay naligtas, ay hindi niya inihiya ang Ebanghelyo. At sabi niya sa Romans chapter 1, verse 16, Roma kapitulo 1, Roma 1:16, Roma 1:16. Sabi po dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Ano sabi po dito? The gospel of Christ, it is the power of God. It is the power of God unto salvation to everyone. At sino po ang magdala dito? Ikaw, tayo, tayong naligtas. Bit-bit natin itong totoong Ebanghelyo at ipamahagi natin. Kapon, narinig ko po sa isang pastor natin na ang mga young adult nila ay nag-straight evangelism. Ang puso ko parang natuwa. Sana ganun din ang mayayari talaga sa kanyang buhay. Sabi ng young adult nila, Pastor, kami po ay tapos na nag-straight evangelism, mga young adult. Kapon, nakita ko rin dito, mga young adult marami. Mga bata pa. Kapon, di ba? So sana, ang isa, magdala ng bisita isa, kapon 26 ba kapon? Hello? 26. Sino to? Ha? 22 lang. So 22, yung 22 magdala ng isa't isa. So may 44 na. So kahit isa lang ang ating bisita sa parating ninyo na Bible Seminar. Diba may Grand Bible Seminar, narinig ko po. So ang Bible Seminar kami meron din, June 20, mag-umpisa hanggang 25. Ipanalangin din ninyo ang City of Church na sana po ay lumagod din at bumalik yung mga kapatid at natin na umalis sila. Bakit umalis sila? Dahil natiso. Bakit natiso? Dahil sa puso nila. Kapag kumikinig po tayo sa kapatiran, tapos may nakita natin negative, biglang pumutok ang piso sa puso. Pagkatapos, next Sunday, hindi na makita. At mayroong kapitbahay na naniwala sa healing ministry, ngayon, nandoon lang sila. Sa healing ministry. Bakit? Dahil kulang ang kanilang pananampalataya. At ayaw nila at hindi sila gusto na ang buong kasalanan nila ay mawala. Yun ang sabi sa ibang mga nagsabi na nag-alagi na pastor. So isa sa mga dahilan, mga kapatid, kung tayo po ay tunay na naligtas, kailangan hindi po tayo makinig sa ibang mga dinaminisyon, lalong-lalo na sa social media.
maraming mga kapatiran sa umpisa, pero biglang nawala dahil sa social media. Gustong-gusto nila pakinggan si Eli Soriano, gusto-gusto nila pakinggan si Tiburoy, gusto-gusto nila pakinggan yung na-paralyze, tapos inihil sa isang pastor, tapos nakatayo agad. Di gusto din nila doon. Yung mga magic-magic. Alam ninyo mga kapatid, yan po ay hindi totoo. Hindi totoo. Ang tunay na ligtas sa pamagitan ng salita ng Diyos ay manatili siya sa salita ng Diyos. Hindi natin dagdagan, hindi natin bawasan, no bawas, no dagdag. Manatili tayo sa totoong ebanghelyo hanggang pagbalik ng ating Panginoon. Ano po oras? Baka? Ha? 11 na? 11? Ha? Alas 12 na? Ha? 11 pa? Ah, sige, malapit na. So, balik po tayo doon. Sa faith and knowledge, so sabi ko kanina, na kailangan 100% ang ating pagsisisi plus 100% pananampalataya equals 100 kaligtasan. At sana po tayo dito, kung ganoon na po ang naranasan natin, kailangan ang puso din natin 100% na mayroon po tayong pagtingin doon sa mga unbeliever o mga loved ones natin na hindi maligtas, na sana po sila ay maligtas. So medyo barong po Tagalog ko, pero sana maunawaan na ninyo, no? Ang point ko. Na kapag tayo po ay totoong ligtas, tayo po ay kumikilos para sa gawain ng Panginoon doon sa labas sa mga loved ones natin na hindi maligtas, para po sila ay maligtas. Yun ba? So sana po mga kapatid, dati pagpunta ko dito sa Lapidanyo, palito, punti lang po kayo. Pero ngayon, marami na kayo. O hindi nila mabilang sa kamay. Pero hindi naman sabihin na, ang ibig ko sabihin, marami na kayo dahil kayo ay kuminos. So sana, pagbalik naman namin, kung makabalik pa ko dito, ay hindi na kayo kasya. Isa, magdala ng isa, magdala ng isa. Kung ilan kayo ngayon, siguro, mga 60 siguro kayo ngayon. So, maging 120 na, ay hindi na kasya. Ilipat na kayo sa malaking mga sa public court. Sa stereo. Bakit? Dahil ginawa ninyo ang pinagawa ng ating Panginoon. Inside your heart, there is a huge compassion to other people. Please share the word of God, share the gospel to other people. Ilan ba yung seminar ninyo? Kami na, anay ho, na maraming pumunta dito at makinig ng ibang video para sa kanilang kaligtasan. Sana po, mga kapatid, meron po kayong nakuha sa ibang sa Word of God na ating sinasabuhan sa mga kapatid. Kaya po manalangin na. Salamat Panginoon sa iyong banal na salita at aming pag-usap. Na ikaw po ay ipinakita ninyo ang iyong banal na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Doon po sa Kalbayo. Tinanap ninyo ang banal na po para sa pagtubos sa lahat ng mga kasalanan. Salamat Panginoon dahil isa kami sa millions of people around the world, isa po kami nakarinig sa iyong salita para sa ating kaligtasan. Salamat Panginoon sa iyong banal na sakripisyo para sa atin. Kami po ay ang aming mga ginagawa
ay hindi pa maikumpet sa iyong ginawa, Panginoon, sa nakalipas na 2,000 years ago. May pinasan niyo ang aming kasalanan. Ang cross ay simbolo ng aming mga kasalanan. At yun po ay dahil sa inyong dakilang pag-ibig, ginawa mo yan para sa amin. Panginoon, salamat din sa inyong promise na kaming lahat na may tunay na nanampalataya sa iyo ay kami ang iyong babalikan. Kunin upang kami po ay ma-safety sa palapit na 7 years tribulation. Ang 7 years tribulation, yung mga tao na hindi nalalaki sa rapture. At sana po, habang hindi pa yan dumating ang 7 years tribulation at kami po ay naghintay sa inyong pagbalik, may puso mapakumbaba po kami at gagawin po namin ang aming tungkulin bilang isang anak ng Diyos. Gagawin po namin ang iyong utos na ipamahagi namin ang iyong salita. Ang tunay na ebanghelyo doon sa ibang tao na naglalo po na palapit ako ang grand devotion na sana ang bawat isa ay may dala bisita upang sila makaligid sa ebanghelyo pangkaligtasan. Salamat po sa iyong pag-ibig. At salamat din po sa iyong salita na ipakinggan namin. Sana ang lahat na ito ay may 100% na pagsisisi at tunay na nampalataya at nagkaroon po kami ng tunay na kaligtasan. Maraming salamat sa iyong ginawa doon sa cross. Inalang niyo ang iyong banal na dugo para sa ito po ang ating dalangin.